Magandang araw mga classmate. Ngayon ay tatalakayin natin ang luma na at medyo inaalikabok na issue ng Pilipinas. Pero kahit inaalikabok na ay minarapat ko pa rin halukayin at pagpagin ang bawat pahina nang sa ganun ay lumabas naman ang tunay na kwento at kulay ng pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre may kapalit yan, wala nang libre ngayon. Nakikisuyo ako na pakipindot na po muna ang subscribe button. Isunod mo na din ang pagbatingting ng ating kampana para sa long-term relationship. Dahil dito sa ating channel, ang mga issue, kwento at talakayan ay siguradong may kabuluhan. Ang bar exam, ang isa na yata sa mga may hirap na exam na lulusutan na mga gustong maging abogado ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang exam ng bar ay hindi parang exam lang ng elementary o high school na may ABCD o kaya naman true or false o lahat ng nabanggit at wala sa nabanggit na pagpipilian. At bato-bato sa langit, hindi rin uso ang pagkalabit sa kaklaseng nasa harap mo ang kasagutan. In short, walang shortcut para makapasa sa exam. At kung may alam kang shortcut, ay siguradong malayo naman. Labo ah. Pero, alam nyo ba na may nakalipas na issue o chismis ang bar exam na ating tatalakayin? At nauugnay ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos sa nasabi di umanong dayaan sa bar exam. Noong 1935 ay pumasok ang batang Makoy sa University of the Philippines at kinuha niya ang kursong law para balang araw ay maging isang politiko din gaya ng kanyang amang si Mariano Marcos. Matalinong bata itong si Makoy at talagang sumasali sa mga activities ng school at talagang with flying colors ha, habang nag-aaral. Palakaibigan at masasabing tutok sa pag-aaral at nagsusunog talaga ng kilay ang batang Makoy at nagiging dahilan upang manguna sa kanilang klase. Tinulak siya ng kanyang mga magulang na mag-excel sa kanyang mga kakayahan sa pag-aaral at kahit sa mga sports o extracurricular activities gaya ng boxing, wrestling, hunting, and even sa marksmanship o tamang paghawak ng mga baril. Sumali din si dating Pangulong Marcos sa isang fraternity na Upsilon Sigma Phi na kung saan ay naging kabrad din nito si Ninoy Aquino. Noong taong December 1938, bago pa man magmarcha at umakyat ng entablado ang batang Makoy ay inaresto ito dahil sa salang pagpatay kay Julio Nalundasan noong September 21, 1935. In short, tatlong taon pa ang nakalipas bago siya arestuhin sa kanyang sala. Si Julio Nalundasan ang nakalabang partido ng ama ni Makoy na si Mariano Marcos. Si Julio Nalundasan ay binaril ng kalibre 22 ng batang Makoy sa ulo habang nagse-celebrate ito ng pagkakapanalo bilang isang congressman laban nga kay Mariano Marcos na ama nito. Kasama sa pagpaslang ay ang ama nito na si Mariano ang kapatid na si Pio at isang brother-in-law na si Quirino Lizardo. May dalawang saksi na nagsabi at nagpatunay na ito ngang si dating Pangulong Marcos di umano ang nagpaputok at bumaril kay Julio Nalundasan na agad na ikinamatay nito. At noong taon na yon, si dating Pangulong Marcos ay 18 years old pa lamang. Pagkaraan ng ilang araw ay nakapagpiyansa si Apolacay at natuloy ang kanyang inaasam-asam na graduation march sa University of the Philippines. Dahil nga sa kanyang pagkakakulong na mahigit 20 days dahil sa kanyang kaso, ay cum laude na lamang ang nakuha ni Apolacay
na sana ay summa cum laude dahil na rin sa pagliban sa mga klase dahil sa nasabing kaso. Isang mataas na parangal pa rin ang natanggap na ibig sabihin ay talagang matalino ang batang Makoy habang nag-aaral. Lumipas pa ang isang taon at naghahanda na para sa nalalapit sana na pag-detake ng bar exam para maging ganap na abogado ay muli na namang inaresto ito dahil na rin sa napatunayan na na ito ay guilty sa pagpatay kay Julio Nalundasan noong taong 1935. Habang nasa kulungan ay hindi naging hadlang at hindi napaghinaan si Makoy upang abutin ang pangarap na maging isang ganap na abogado. Inilaan niya ang kanyang oras sa pagkakakulong sa pagre-review para sa nalalapit na bar exam. Just imagine how he holds the situation, ha? Na kahit nasa loob ng kulungan ay hindi yon ang naging dahilan para isuko niya ang kanyang pangarap. Deadma sa kanya ang kinakaharap na problemang yon. Na kung sa ibang tao siguro mangyayari ang ganong ganap ay baka napanghinaan na ito at tinalikuran na ang pagiging ganap na abogado. You can't beat me, ika nga ni Makoy. Problema ka lang, hindi mo ko kaya. In 6 months na pagkakakulong ni Makoy ay maniwala kayo o hindi, sinusulat niya rin ang kanyang magiging sariling apila sa hukuman na may 830 pages sa oras na magkaroon uli ito ng panibagong trial sa korte sa kanyang kaso. Nakakabilib, ha? Nasa loob ka na at nakakulong, pero ang ginagawa mo pa din ay related pa rin sa pinag-aaralan mo sa school. After 6 months na pagkakakulong ay nakapagpiansa uli si Makoy at dumating na nga ang bar exam na kanyang hinihintay. Sa kanyang exam results ay lumabas na 98.01% ang nakuha niyang average. Ang taas, kasing taas ng pangarap niyang makapasa. Muntik na niyang ma-perfect ang exam. But wait, there's more, my classmate, ha? Kaya lang ay may isa pang problem solving na kailangan pang sagutin si Makoy na hindi niya pinag-aralan. Ano kaya to? Inakusahan si Makoy na nandaya daw sa exam, kaya ito nakakuha ng ganung kataas na average. At alam din ng mga ito na kung totoong 98.01 nga ang average ni Apolacay sa exam, ay siya ang hahawak ng championship belt bilang highest average sa bar exam. Palakpakan. Naimbierna ang hurado ng PGT dahil sa nakulong ka na nga, ikaw pang nakakuha ng high score sa exam. Kumbaga, may talent naman si Makoy at nag-perform naman na maganda pero walang pumindot ng golden buzzer para purihin. Talaga nga naman, oh, imbis na purihin, ay nagawa pang maliitin. Diyos ko po, Rudy. At dahil sa akusang yon na nandaya daw si Makoy ay pinag-oral re-examination si Makoy ng Supreme Court. Inuulit ko, ha? Oral re-examination. Kalain nyo, ha, mga classmate, kung gaano kahirap ang mag-aral o mag-oral examination sa isang bar exam. It's just a process of verbal interaction between a panel of examiners at gaano kahirap yun. Pero ha, ito, listen carefully. Kahit pinag-oral re-examination itong si Makoy ay not bad pa din ang nakuha niyang average dahil ang nakuha niya ay 92.35%. So ibig sabihin ay talagang matalino at hindi basta-basta ang utak ni Makoy. Mataas pa din itong average na ito at may tuturing nakasama pa rin sa top notcher. Pero gaya nga na nabanggit ko kanina, inakusahan siya pero hindi napatunayan kung totoo bang nandaya siya at walang inilabas na kahit anong pwedeng magdiin sa kanya. At dahil walang ebidensya, ay wala na, finish na, case closed na, uwian na, may nanalo na. Wala na, finish na, wala na, finish na. At dahil nga bumaba ang average ng batang Makoy na dapat ay 98.01, ay naging 92.35 na lang, which is okay pa rin naman.
Kaya ang tinanghal na highest average that time at alam ko hanggang ngayon ay si Mr. Florence Regalado na naging Associate Justice. That's it, pansit mga classmate, at kung may sarili kayong kuro-kuro sa ating usapin ngayon ay mag-comment lamang po sa ibaba. At kung may paksa naman kayong gustong talakayin ay i-comment nyo na din po at pagsusumikapan nating bigyan ng kasagutan ang mga yan. Muli po, ito po ulit si Tito Chow, at kung sa palagay nyo ay nabigyan ko kayo ng pinibago na namang kaalaman ay pakipindot po ng like button. Huwag ka na mahiya. At isabay mo na din ang pagbatingting ng ating kampana para sa long-term relationship. Laging tatandaan na dito kay Tito Chow, ang mga issue, kwento at talakayan ay siguradong may kabuluhan. Paano? Uwian na naman. Bye-bye you!